So guys, magandang araw sa ating lahat. For today's recipe, magluluto tayo ng munggo. So ayan, kapag gumagamit ako ng tanglad, ginaganyan ko guys, o ginadukduk ba? Ginadukduk na to ang tanglad kay para mulami. So ayan, kailangan nating ihigot. Kayo nang bahalang umintindi sa ating Tagalog guys. Ihigot na to ang tanglad. Pagkahumani, una na to na ubutang. Unahin natin paglagay ang tanglad doon sa ating munggo na nakasalang na sa kaldero. So ilalagay na natin yan siya para sumarap. Ayan, ilalagay na natin ang ating tanglad guys. Ayan, medyo ano na, malambot na ang ating munggo, at ilalagay natin ang ating tanglad. At ayan, meron tayong luya, sibulyon at kamatis. Ayan, ilalagay na natin ang ating kamatis, luya at saka sibulyon para sumarap na ang ating sabaw na munggo. Pero konti lang ilalagay natin sabaw para medyo nam-nam. Medyo masarap. Masarap talaga siya, hindi medyo. So, yan. Sobrang malambot na, kumulo na. Ilalagay na natin ang ating bulad. Ano bang Tagalog sa bulad, guys? Ayan, ang siling labuyo. Of course, hindi mawawala ang siling labuyo sa ating munggo. At ang gulay natin na sari. Meron dyan talong, sitaw, okra at saka kalabasa. Ayan, yan ang pandagdag sahog sa ating munggo. Ayan, masarap na, mabango na siya. Hindi ko yan ginisa guys, ano lang talaga, gusto kong kumain ng wala munang oil. Ayan, sitaw, masarap kasi ang sitaw, madami ang sitaw, medyo bata-bata pa ang sitaw at kakakuha lang kahapon. So ayan, ano yan siya, matamis-tamis ang ating sitaw. Of course, ang ating bitsin at asin. Lalagay ang ating asin. Kailangan ng tikman ang ating munggo. Ayan ang mahiwagang kaldero. Tapos na, yan lang ang ating for today's recipe, munggo.